was so grand. I cried, oh Lord, how I long to be there. Then I heard his gentle voice, come my child, it is your choice. Oh, such hope that I'd never heard before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, he has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. Dark with care, my heart trembled in despair. I turned my eyes to my Lord with a prayer. Through the dimness of the dawn, deeper truth than I was drawn. Oh, such hope, even brighter than before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, he has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. There a lonely soul I saw, standing near but yet withdrawn. I bade him come to the land bright and fair. With hope's glimmer in his eye, to the darkness said goodbye. Then we sang a note higher than before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, he has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. He has risen, he has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. Restore the brokenhearted, the wounded, the captive.
captives of war. Will you bear my shield of faith once more? To that lost, lonely soul I will go and will share all their cries, all their fears, all their prayers. For it's been told, my Prince, He does hold the tears of that one lonely soul. Oh, can you hear our Prince calling on before? Let us go and restore the broken hearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more? Oh, can you hear our Prince calling on before? Let us go and restore the brokenhearted, the wounded, the captives of war. Will you bear my shield of faith once more. Told of the man whose heart was sold to save my dying soul. Oh, what love untold. To the end He's always sought me, to the end He's always loved me, to the end I long to follow. For He bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of His care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear to the end. In the grove heard Him say, oh, my Father, please just stay. Through broken-hearted pain He did pave the way. To the end His heart is faithful, to the end His hand is able, to the end I can now follow. For He bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of His care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear to the end. They took Him off to die, there His friendship I denied. Forgiveness in His eyes He did not despise. To the end His love constrains me, to the end He has restored me. To the end I will still follow, for He bore my cross of sorrow. I will stay here in the hollow of His care, and I will go anywhere to the end. This witness I will bear.
Ayan, isa pong pinagpalang umaga, mga kapatid, at sa atin pong pagsisimula ng atin pong pagsasama-sama ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa inyo pong kahabagan at biyaya sa bawat isa sa amin ngayong umaga. At muli ay binigyan niyo kami ng panibagong pagkakataon upang magising. At unahin kayo sa umagang ito, Panginoon. Kausapin kayo, hanapin kayo, at maranasan kayo. Upang muling maranasan ang fresh revelation of your grace, of your goodness. Fresh experience of the baptism of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na patuloy pong gumagawa sa aming mga puso. Ipinaparamdam sa amin ang aming pangailangan. Binibigyan kami ng pagsisisi na makita namin ang character ng Diyos ng pag-ibig in contrast to our character of selfishness, of pride, and lovelessness. At sa tuwing nakikita namin, Panginoon, ang aming pangailangan, you also usher us to the completeness and sufficiency of the atonement that Jesus Christ has done for us. Him who died on our instead and who lived a righteous life for us. Panginoon, ngayong umaga ay muling sumilay ng mas maliwanag ang pag-ibig ni Jesus. Patuloy po nawa kaming maidala sa pagpapakumbaba, pagdepende, at pag-rejoice sa kabutihan ng aming dakilang Diyos. Pagpalain po ang bawat isa, and we also would like to surrender every prayer request na mayroon po kaming daladala ngayon. Whatever it is, Lord, alam niyo po ito. Ang pangailangan financial, health, emotional, relational, spiritual, Panginoon, we want to surrender everything. At nawa po ay suklian niyo kami ng kapayapaan at pagtitiwala at manatili kaming nagre-rejoice sapagkat anuman ang aming karanasan, ang Diyos po ay mabuti para sa amin. Salamat po at pagkapalain niyo kami sama-sama sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kasing ko lang po itong asking. Morning po, Ma'am Liz. Bati po kaya, yusin ko lang po itong... And good morning. Good morning po sa ating lahat. Ayan, sige. Bati muna po sige. Tayo. Sige binabati ko po si Brother Jimmy Manggaring and yung mga nakita ko pong una-una dito. From Pinamalayan, Pilip Pinamalayan Oriental Mindoro. Ganun din po. Binabati ko po si Sister Paula Barcelo, Clarita Peralta, si Ains Tiro. Ayan, magandang umaga po. Salamat po na patuloy po kayong kasama namin. Ganun din po kay Sister Myra Sol Duque, Leonica Cano. Ayan. At ganun din po kay Sister Erin Ojeda, watching from Bulacan. Ayan. Ganun din po kay Sister Mary Lou Magdato, Sister Beverly Mindoro, Lydia Reyes, Salvacion Sombilio, Jeanette Santos, ayan, nasa Michigan, si Ate Jen, at si Kuya Ian, magandang araw sa inyo dyan. Ganon din po kay Sister Amy Fabs, kay Sister Marilyn Balani, magandang umaga din po. At ganon din po kay Sister Jem June Pelayo. Ayan. At syempre po, maraming salamat din po. At kasama natin Sister Janet Capian, Evangeline Fesalbon. At binabati ko rin po Sister Dolores Dayaw, Maria Madalora. Okay? At ganun din po kay Say Reyes po yata to, Joylene Reyes, Juliet Caluste, and also Nina Alarcon Huelar. Huelar. Yan. Medyo mahirap po ako magbasa minsan ng mga pangalan. Syempre po kay Dr. Mercy Buhiya. Yan, magandang umaga po sa inyo dyan, Doc. Ganun din po kay Sister Nelly Murillo, Hilda Tutor, Marivic Diganios, Leti Dumlao, Ruben Oribiana, Mel Trono, Vilma Santa Cruz, Rose Baldos, ayan, Geraldine Luanya, at ganun din po kay Sister Angelina Patalinhog, Kuya Jess, at si Ate Ellen, ayan, magandang araw sa inyo dyan sa US. Ganun din po kay Sister Wilma Manila. Araw-araw ko po ito nakikita. At ganun din po kay Brother Jody Sosa. Ayan, Judy Sosa.
Emaline Sike, tama po ba? At ganun din po kay Sister Bato, Akira Solis. Ayan. Sige, bate, Brother RJ. At also Mercy Quijada. Ayan, happy midweek din po. Ayan, batiin ko po ang mga kapatid po sa Bahayang Pag-asa. Seventh-day Adventist Church. Sila Ate Lani, Ate Joy, Ate Gemma, Ate Linda, the rest po ano. At ang mga kasamahan ko po sa Bible Study Online, every Sunday, Bible Study, Knowing Christ Bible Study Group, ang mga kapatid po sa Park Homes, yan, magandang umaga po sa inyo, Ate Ems, Ate Tina, at mamaya po ay magkasalita ako sa prison kasi meron po prison ministry every Wednesday sila doon. So, sino pa? Nabati na po ba si, ito, si Ate Donna May Rano sa Pag-asa. So, meron po siyang, yeah, so magandang umaga. Si Ma'am Susan Lopez, nabati na po, ano? Sa may YouTube. May iba naman sila. Ay, mga nasa baba. Sa YouTube po ay Sir Tamtam Baluyot. Good morning. Ma'am Kate Garte, good morning. Salamat po na marami sa mga nag-share ng ating pong devotional. So, share lang po. May batin pa po kayo, Ma'am Blaze? Ayan. Ayan, si Crew Mary, Nora Trio, Seredad Cabrales, Lorena Manoos, Ruby Marasigan, ayan, si Marilyn Noliedo, maraming salamat po for tuning in. Ganun din po kay Tamtam, tapos na po ano, sila. Ayan. Donna Mirano. Happy midweek po sa lahat. At syempre po, sa mga taga, ano tawag ito? Mga taga Ilocano, yung mga Ilocos ba? Mga Ilocano, ayan, sila Kuya Chris. Magandang umaga sa inyo dyan. Mga Bicolano, Bicolana. Ano pa? Yan si Siyempre, si Sister Miamin Garcia, Lalaine Nakano, Sister Fe Tarin. And hindi ko nakikita yung mga nasa YouTube, Brother RJ. Ma'am Fe Tarin, yan. Good morning po. Mm-hmm. Good morning po sa Elan, sa atin. Ma'am Annalyn na Olingay. Parami na parami. So share lang po tayo, no? At so ngayon po ano na tayo, Ma'am Lace, na sa chapter 13. Medyo okay po. Ano, medyo makikita natin yung character ni Saul. Sige po, tayo po ay magbasa na po siguro. Meron na po bang ano? Ayan, so meron na rin PowerPoint. Basahin natin. This is I believe 23. 23 verses yata po. Yeah, 23 verses. So, babasahin ko po uli ang first 12 verses. And then the remaining verses po ay sa inyo po. Please. So, atin pong basahin. At katulad po ng palagi natin sinasuggest mga kapatid, samantalang amin pong binabasa dito ay mas mainam po na basahin nyo sa inyo po talaga mga Biblia. Para mas maganda po ang ating pagbabasa. So, ang sabi po sa 1 Samuel chapter 13 verse 1, taon si Saul nang siya ay maging hari ng Israel, siya ay naghari sa loob ng 2 taon. Pumili si Saul ng 3,000 tauhan. Ang 2,000 ay isinama niya sa Mikmas at sa kaburulan ng Bethel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibeah, sakop ng Benjamin. Ang iba'y pinauwi niya sa kanila-kanilang tulda. Nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Pilisteo sa Gibeah, at ito'y napabalita sa buong lupain ng mga Pilisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari, at tinawagan ng buong bayan na makidigma. Nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Pilisteo,
at malaman nilang napupuot sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. Nagtipon-tipon din ang mga Pilisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000, ay 30,000 at 60,000 ang mga kawal na nakakabayo. At parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad. Sila'y nagkampo sa Mikmas sa gawing silangan ng Bet-Aben. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang haharapin at natakot sila. Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malaking bato at mga punong kahoy. Ang iba naman ay tumawid sa Jordan, papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. Itong araw siyang naghintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isang nang umalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Katapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Tinulubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa iyan? Sumagot siya, ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Pilisteo at ikaw naman hindi dumating sa oras na ating usapan. Ako'y nangambang lusubin kami ng mga Pilisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. Ma'am Lace? Okay, pagpatuloy po natin, Sister Maria Victoria Belieca. Yan po, verse 13, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos ang sambahayan mo sana ang magahari sa buong Israel habang panahon. Verse 14, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay ipipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Pagkasabi nito'y umalis si Samuel at nagpunta sa Gibeya, sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira niyang mga tauhan at umabot sa 600. 600. Sina Saul at Jonathan, pati ang kanilang mga tauhan, ay nagkampo naman sa Gibeya ng Benjamin, samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Filisteo. Ang mga ito ay nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawi sa Ofra, sa lupain ng Su'al. Verse 18. Ang ikalaway sa Beth Horon at ang pangatloy sa kaburulan sa may hanggahan ng kapatagan ng Sebuim at ng kagubatan. Verse 19, noon ay walas ni isamang panday sa buong Israel sapagkat ayaw ng mga Filisteo na makagawa ng mga tabak o sibat ang mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay sa mga Filisteo pa nagpapahasa ng kanilang araro, asarol, palakol at karit. Verse 21, mahal ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o karit at mas mahal pa para sa araro o asarol. Verse 22, kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak, isa man sa mga kasamahan nila'y walang dalang patalim. And verse 23, samantala binantayang mabuti ng mga Filisteo ang daanan papuntang Mikmas. Yan. So, yan po ang salita ng Panginoon sa atin ngayong umaga. At nawa ay turuan po tayo ng Batang na Espiritu. Ma'am Lace, tayo po muli ay manalangin po. Panginoon, salamat po sa inyong mga nakasulat na salita. Salamat po sapagkat kinakausap niyo kami patuloy sa tulong ng Holy Spirit at mga Panginoon sa amin pong
pag-uusap sa 1 Samuel chapter 13 ay tulungan kami ng banal na Espiritu, matuon ang aming isipan kay Kristo at patuloy namin makita ang kanyang kabutihan sa amin. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. ang unang pumasok sa isipan ko, Ma'am Liz, kanina habang binabasa ko po ito ay strike one. Di ba sa baseball po yung pag yung pag hindi na hit, strike one. So strike one agad to kay Saul. So dito na po nagpapasimula yung tawag dito. Makita natin yung very short-lived lang yung kanyang humility. Kasi ang sabi dito, Ma'am Liz, isang taon pa lang o dalawang taon pa lang siya naghari. So after 2 years, so dalawang taon niya lang na dalawang taon lang kung nanatili yung pagpapakumbaba ni Saul, Ma'am Liz. So very short-lived yung yung humility niya po. So it's not really rooted, it's just in the surface. Kasi now, the circumstance reveals that his humility is very shallow. Yung kanyang pagpapakumbaba ay hindi ganun kalalim. Kaya, Ma'am Liz, crisis reveals character. Yung mga crisis of our lives reveals our character. So ano nangyari? So, pinakita po muna dito na nanalo si Jonathan kasi sabi dito ay nasakop ni Jonathan ang kampo ng mga Pilisteo sa Gibea. So inassign niya si Jonathan sa Gibea para sakupin yun. Nanalo si Jonathan. Alam niyo po noon, kasi pag mag-forward tayo sa story, makikita natin na mayroong yung friendship ni Jonathan sa kanila David, talagang extraordinary, Ma'am Liz, no? So talagang si Jonathan ay he is a type of Christ. Jonathan is the type of Christ. Kasi nag-giveaway siya sa kanyang trono, giveaway niya bin para kay David. Siya yung heir, dapat rightfully pwede niyang i-claim na siya yung anak ng hari. Pero nag-giveaway siya kay David. Pinotektahan niya sa David at siya ay very faithful kay David until death. So si Jonathan, the character of Jonathan, pwede nating makita din po ang character doon ni Jesus. Pero noon, naisip ko, hindi kaya bakla ito si Jonathan, naisip ko na nangyari. Okay. Bakit parang napaka-soft ng character ni Jonathan? Kasi, good morning po, Ma'am Jen. Nakasokan natin sa Ma'am Jen. Bati po kayo po. Yes. Hello, RJ and Liz. Kumusta? Ayan. Gandang araw sa inyo dyan, Jen. Good morning dyan sa Pilipinas. Ayan. Sige, tuloy po. Hindi pa ako nakikinig. Sige po, i-summarize natin mabilis, no? So, yun po. So, Jonathan is, so, ito mga kapatid, makita natin, hindi si Jonathan, hindi siya coward to fight for his throne or whatever na siya ay, matapang siya, nanalo nga siya sa labanan eh. Hindi siya bakla, matapang po ito si Jonathan. So, and Jonathan, sabi ko nga, the best friend of David, we can see Christ as our best friend who will stick to us even to death, di ba? Yan po si Jonathan. At nanalo si Jonathan. Pero tingnan niyo po, anong nangyari sa verse 4? Si Jonathan yung nakatalo sa Gibea. Pero tingnan niyo po nangyari sa verse 4. Ma'am Liz, sabi sa verse 4, nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Pilisteo, oops, teka lang. Sa verse 3, si Jonathan ito eh. Pero sa verse 4, kanino napunta yung credit? Kay Saul. So, dito po ay sabi ng isang komentaryong binabasa ko kanina. So, nakita natin dito si Saul na hindi mo lang na-mention na it was Jonathan who fought for Gibea. Na si Jonathan yung nanalo doon. Pero si Saul yung namayagpag na pangalan sa bayang Israel ay si Saul. No credit was given to Jonathan. So, ngayon, ang nangyari, so nagtipon-tipon ng mga Pilisteo, tapos gano'n sila karami, 30,000, yung kanilang karwahe. Karwahe pa lang yun po,
And then 6,000 yung kanilang mga kabayo at hindi mabilang kung gaano karami. This is the first time na nakakita ako, Ma'am Jen, ng description ng army na hindi mabilang. Kasi 'di ba doon sa mga previous na wars, bilang lahat eh, bilang eh. Binibilang kung ilan. Pero this time, siguro to highlight that they are really outnumbered, ang nilagay ng author dito is parang buhangin sa dagat ang dami ng kawal na kalaban nila. So this is how the author emphasized that they are really outnumbered this time. They are outnumbered. Napakarami nilang kalaban. Ano? Napakarami nilang kalaban. Parang ganun ngayon din, Christianity, we are very outnumbered. So we have the world to conquer, pero we are very outnumbered. Ano? Pero gusto niyong ipakita ng Panginoon that it's not number game. It's a faith game. It's a faith battle. It's not a number battle. So the less we trust on our number, the more is God's our opportunity to trust on how big our God is. So ngayon, yeah, outnumber nga sila po, ano? Tapos, natakot yung mga Israelita kasi nga, they are very outnumbered. So, pumunta sa kuweba, sa hukay, libingan, malaking bato, at yun. Ito na ang nangyari. Naghintay si Saul ng 7 araw. So, meron silang usapan ni Samuel na darating si Samuel. Pero, na-delay po siya, kapatid. Hindi dumating si Saul o si Samuel doon sa kanilang usapan na kasi mag-offer siya ng ano, kasi siya yung pari, para tanungin sa Panginoon kung paanong gagawin nila before they go to battle. And this is a very, so Samuel waited for Samuel, Saul waited for Samuel pero hindi siya dumating. Ngayon, yung delay ay nagpalabas ng kanyang impatience. Kaya delay also reveals our character. Di ba po, Ma'am Jen? Delay reveals if we are patient or not patient. Delay allows us to... Kaya minsan, inaalaw ng Panginoon yung delay. Because sometimes delay is the best answer to our prayer. Ang tawag doon, ano? Divine delay. Divine delay. Mm-mm. Kasi ang gusto ng Panginoon, we want the blessing pero he wants to work on the character. So most of the time we want the prayer answered pero God wants to work on your character. So the delays reveals who we are. Mga delay pinapakilala kung sino tayo. Doon makikita na hindi ka pala patient, mayroon ka palang pagdududa. Mas mataas pala yung desire mo kaysa sa pag-submit mo sa will ng Panginoon. And then, the delay purifies us. Para lalo tayong magsisi, magpakumbaba, para lalo tayong makilala natin na kailangan talaga natin pala ng habag ng Panginoon. So, Saul, sa delay na to, ay gumawa siya ng isang karimaramarim na krimen. O it's a crime. Against the people of Israel. Ano po yun? Nag-offer siya eh. So, kaya, ginawa ni Saul, nagpakuha siya ng handog. This is the, ano, kaya nga, strike one po ito, Ma'am Jen. Strike one. Kasi, sa sunod pa ng mga chapter, makikita pa natin na may mga gagawin pa siyang iba. Pero, ito yung una, no? Na isang, the first bold act of Saul na nagpapakilala na siya ay nawala na yung kanyang humility, naging entitled na po siya, Ma'am Jen. Pero mo, 2 taon pa lang siyang nagahari. Tapos, binigyan lang siya ng Diyos ng little victory. Little victory, nagpalaki na ng kanya, naging ano na siya. Lumaki na yung tingin sa sarili niya na he assumed the work of a priest. Kasi gawain to ng pari. Para naisip niyo, bakit? Kung hindi ka darating, pwede ko naman itong gawin ah. Hari naman ako ah. So, yung kahit yung hindi na ibinigay sa kanya ng Diyos, inassume niya na. He assumed that he has the privilege to do the work of the priest. Kaya yung little victories niya ang nagdala sa kanya sa entitlement. So,
Victory minsan nakakatakot din pala, no, Ma'am Jen, Ma'am Lace. So, we should not always praise God for victories. We also have to praise Him for allowing failures. Because sometimes, our failures is what we need. Kasi pag yung mga victory, kaya pag hindi binigyan ng Diyos yung victory na gusto mo, perhaps, gusto kanyang i-spare sa pride. Pag hindi binigyan ng Diyos yung position na gusto mo, or victory na gusto mo, grade na gusto mo, performance na gusto mo, perhaps the Lord wants to spare us from pride. Naalala ko po yung si Dr. Durante. Kilala po natin siya. Tinanong si Ernie Baron, nung buhay pa si Ernie Baron, sinong pinakamagaling sa Bible sa Pilipinas? Si ang sagot ni Ernie Baron, Dr. Gideon Durante of the Adventists. Kasi nagkaroon ng quiz sa Pilipinas noon, si Dr. Durante po ang nanalo, mga kapatid. Nanalo siya. Tapos pinadala siya sa Israel. At ang nanalo sa Israel naman daw po ay yung rabbi na bulag yung dalawang mata. Pero bago siya nabulag, kabisado niya na yung Old Testament. Memorize it already. Yun yung nanalo. Pangalawa naman, yung second, ay rabbi din na bulag yung isang mata. Tapos siya, on the process daw po ng quiz, he knows all the answers. Para doon sa iba, he knows all the answers. Pero pag dating sa kanya, he doesn't know the answer. So he did not make it. Pero sabi niya sa amin, he praises the Lord. Kasi before siya mag-join the quiz na yon, ang panalangin niya sa Panginoon ay ganito. Lord, give me wisdom. But before you give me wisdom, give me humility first. If you will give me wisdom but not give me humility, don't give me wisdom. Okay. Just give me humility. Kaya yun sa kanya. Kaya sabi niya, siguro, kung nanalo ako doon, baka maging proud ako. So he rejoices that he did not get it. Ano po? So sometimes God does not allow what we want or the victory that we want because he wants to spare us from pride. Gusto mong maraming maabot. Gusto mong maraming maabot sa ministry mo. Pero sometimes, God will not give you what you desire because you are not ready for it. Minsan na po, ano? Yan yung mga realization ko ngayon, eh. Yung mga bagay na hindi pa pwedeng ibigay ng Diyos kasi hindi ka pa ready. And here, pinapakita po sa atin, kay Saul, na yung short, little victory niya, nagpalaki po ng kanyang ulo, na to the point na kahit yung hindi niya natrabaho, kabawal-bawalan yun sa kanila, ginawa po niya. Buti nga hindi siya namatay, no? Tinispare pa rin ng Panginoon yung buhay. Kasi yung ano, yung nag-touch ng ark, di ba po? Yung isang soldier, patay siya, eh. So, at anong nangyari? Dumating si Samuel. So, binati niya si Samuel. Tapos, pagdating ni Samuel, ang salubong ni Samuel sa kanya ay sermon agad. Sermonan po siya agad. So, kaya yung character na Samuel, he is a faithful rebuker of sin. Because, kaya nirebuke niya agad si Samuel. Kaya sabi niya, Anong ginawa mo? So, parang anak lang po, no? Anong ginawa mo? In-explain niya. Pero, yung explanation niya, still, kahit gano'ng kaganda yung explanation, thou shall not is thou shall not. Ma'am Jen, your explanation will not remove the thou shall not. Kahit gano'ng kaganda yung excuse mo, thou shall not is thou shall not. Sometimes, Lord, kung hindi naman niya siguro ako prinubok, baka hindi naman ako nag-ganon. Lord, sorry, kasi nagalit ako kaya. No? Kasi Lord, ano niya ako, pinubok niya ako, eh. Di ba? Pero, na-pressure si Saul sa mga soldiers. Yes. Opo. Na-pressure siya. Sana yung pressure nagdala sa kanya sa mas paghihintay at pananampalataya sa Panginoon. So yung pressure, that should allow him to wait on the Lord and to kung meron siyang faith, then ano naman kung
umalis na sila, kahit ako lang mag-isa, kahit ako na lang mag-isang dumating si Samuel, kami, kahit dalawa na lang kami, I believe God can still win kahit dalawa lang kami ni Samuel, di ba po? And that should have been his face. Kaso lang, yun nga, si Samuel, sa Saul, ay parang ano pa siya, hindi talaga rooted pa siya sa faith. At yung humility niya ay very short-lived. At nag-reveal po yun. Kaya, yun, nagdahilan siya. Pero yun nga mga kapatid, thou shall not is thou shall not regardless of the circumstance. Parang si Moses din, hindi naman in-spare din si Moses eh. Nung na-pressure din si Moses, nung hinampas niya yung ano. Pero actually, sobrang haba na ng pasensya ni Moses. Parang accumulated na yan. Accumulate na yun. Mm-hmm. Tapos dami niya ng tiniis na sa tigas ng ulo ng Israel. Naubos yung kanyang, naputol yung PC niya. At saka, si Moses, he was the meekest among the meek, sabi ng Bible. Pero, naubos din. So, the best of the meekness of men can really not suffice. Ano? Jesus alone is the meekest of the meek. So, hinampas din ni Moses. Pero hindi rin siya in-spare ng Panginoon kasi we have to call sin by its right name. When we come to God, we should not rationalize anything. We should accept it. And that's the, doon tayo gagaling kasi pagka, eh, Lord, ano kasi, ganito eh. Pero Lord, hindi lang ako nagkamali, mali talaga ako. Makasalanan ako, Panginoon. Makasalanan ako. Mali ako. Siguro, kung nagpakumbaba si Saul dito, perhaps the story might have been a different story. Ano po, Ma'am Jen? Kaso lang, nag-rationalize. Yung rationalizing, isa din po yan sa dahilan para hindi natin kailanganin yung biyaya ng Panginoon. Kasi, kapag, ay, okay lang naman to, ginagawa naman to ng iba. Yung pastor nga, ginawa ito. So, When we begin to rationalize sin, we will not come to God in humility and in need of His grace. Kasi paano ka pang lalapit sa Panginoon para humingi ng biyaya kung in the first place, okay lang. Diyo po, Ma'am Jen. So ito ay isa rin sa mga technique, strategy ni Satan so that we will not experience the power of the blood of Jesus and to experience the grace of Jesus kasi He wants us to rationalize our sins. Ay, maliit lang naman ito. Pasimple-simple lang naman ito. Paminsan-minsan lang naman ito. So, pero, the Holy Spirit will convict us. He will call sin by its right name. Kala mo maliit lang yan, pero you just see the peak of the iceberg, but it's big. So big. So, the best thing to do is to accept it and do not rationalize it. Pero yon si Saul po, hindi siya nag-rationalize. Hindi siya nag-admit. Kaya, nirebuke siya ni Saul. You have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord, your God, which He commanded you, for now the Lord would have established your kingdom forever, Israel. And then the Lord has chosen another one, sabi niya. Tapos, taposin ko na po, no? Kaya, ang nangyari, ay hinighlight po uli kung gaano sila ka-unmatched. Kasi during this time, wala sabi, ngayon walang panday sa Israel, wala silang armaments na mga iron, sabi sa isang commentary. During this time, the Philistines has the monopoly of the iron. Kaya, yung mga sibat nila, wala silang sibat, wala silang mga espada. Ang may espada lang at may sibat, ay si ano, sabi dito, si Saul at si Jonathan lang. Sila lang. It's ibig sabihin, mahal siguro, no? Or talagang na yung royal blood lang ang pwede makabili o may pribileyo magkaroon ng tabak at magkaroon ng sibat ng mga patalim. Si Saul lang saka si Jonathan, yung hari at prinsipe lang. Mga kapatid, imagine a kingdom na hari lang at prinsipe lang ang may espada. Tapos lalaban sila sa napakadami na mga kasing dami ng buhangin. Kaya na-pressure talaga si Saul, Ma'am Jen. Tama po talaga yun. Pressure talaga siya. Kasi tinignan niya lahat ng kasamahan niya, siya lang ang may espada, saka si Jonathan. Tapos, anong dala-dala nila? Ang dala lang nila, anong sabi doon, ay mga binanggit dito, mga ano lang, mga bows, yung mga pana. Yan. At yung, kahit na yung mga, ano nilang, gamit nila sa, ano, yung kanilang mga axes, yung mga panggamit nila sa pagsasaka, pinapaayos pa nila sa mga Pilisteo. Wala silang ano,
number, their number is outnumbered, and their tools are, ang tools nila ay walang kulang na kulang. Kaunti sila, wala silang tools, and na-pressure si Samuel, si Saul. So, he did it his way. Yun na naman tayo. I did it my way. Yun na naman, babalik na naman doon. I did it my way. So, kaya ginawa niya uli yung diskarte niya, and it's not an act of faith, but it's an act of man. So, God will not accept our acts. It has to be acts of faith. So, ibig sabihin, ang ganda sanang pag-story kung na-highlight na sila'y outnumbered, tapos wala pa silang tools, pero kung nagtiwala sana si Saul sa Panginoon, it must have been a very, very nice story. Baka matalo pa yung story ng iba. Di ba po? So God wants to create a good story sana, parang sa panunin ng Jericho, pakakaklayan dala nila, panilibutan nila. It must have been another kind, that kind of story, another story like that, na biro mo, dalawa lang may espada, pero nanalo pa rin sila. Di ba po? Nang wala sanang rebuke, na wala sanang pagdududa sa Panginoon. Pero, yun nga, nakita natin dito na na-pressure si Samuel, si Saul, at nag-ano siya sa kanyang paraan, at nakita ko rin na naging entitled na po si Saul dito. Na short, very short-lived yung kanyang humility. Kaya, siguro, ang takeaway ko po sa ating study at makikinig na po ako sa inyong takeaway is that it's a warning to us and also an invitation. Kung may mga delay sa buhay natin, it's God's opportunity. It's God's opportunity. Kung tayo outnumbered, natingin natin, hindi ko kaya tong posisyon na to, hindi ko to kaya. Nung isang araw, kausap ko po yung sinusubukan ko pong encourage ang aking isang kaklase na mag-lead ng canvassing ngayong summer kasi in-encourage kami mag-lead. So, sabi ko sa kanya, yung isa gustong-gusto mag-lead, dini-discourage ko naman. Yung isa gusto, ayaw, in-encourage ko. Kasi yung principle, pag gustong-gusto, ibig sabihin, may tiwala sa sarili, Ma'am Jen. Gustong-gusto eh. So, sabi ko, hindi, mag-ano ka muna. Wala pa sa karoon sa mag-canvas ng kahit isang summer. Sabi ko, siguro mas maganda mag-canvas ka muna ng one summer bago ka mag-lead. So, dini-discourage ko siya. Yung isa naman, ay ayaw. Kaya sabi ko, sabi niya kasi, nakakatakot kasi mag-lead. Nakakaba, sabi niya. Sabi ko, alam mo maganda yung kinakabahan eh. Yeah, maganda talaga yung kinakabahan. Kasi ibig sabihin, hihihi ka ng tulong sa Panginoon kasi kinakabahan ka. Eh, pag wala ng kaba, magiging self-sufficient ka na. Yun ang sabi ko po sa kanya. So, yung kakulangan mo sa capacity, kakulangan mo sa tools, yung dead ends, God's opportunities. So, napakaganda na po. Na kung tayo po ay outnumbered, you think you're outnumbered, you don't have the experience, you don't have the capacity, you don't have the means to do what God wants you to do, but He wants you to do it, as long as you know He wants you to do it, then perhaps God wants to. Kasi show niya yun, hindi sa'yo yun eh. Di ba, Ma'am Jen? Kasi kung you have all the means, it will become your show. But because it's God's show, He has to highlight that ako gumawa nun, hindi talaga ikaw. So the more, the lesser our trust in ourselves, the greater the God's glory will be. So ayan po ang aking takeaway. Kaya naman po, Ma'am Jen. Ako ba muna o si Liz? Ako na muna, no, kasi may prayer meeting kami after mga 40 minutes pa naman. Marami akong gustong point dito. No? Actually, nakikinig talaga ako ng LC araw-araw. Hindi ako pumapasok. No? Nakikinig ako sa inyo. Hindi ako nagko-comment. Isa ako sa mga silent listener. So, ang dami ko natutulunan at iba talaga kapag inuumpisahan mo ang araw mo na talagang pinupuno mo ng salita ng Panginoon. Ang una kong gustong i-point dito sa chapter 13 is yung nabanggit mo, Brother RJ, no? Yung it's not about the numbers. So gusto kong dagdagan yon, it's not about the numbers and the weapons. So tandaan natin, ang mga Israelites, 3,000 lang sila, no? 1,000 galing sa Benjamin
Benjaminite, and then 2,000 talaga sa Israelites, no? And then the Philistines is 30,000 and 6,000, and yung bang ibang troops pa hindi na nga nabilang, di ba? So ang isa pa yung weapon, alam naman natin na ang mga Israelite hindi naman talaga mga armies yan, mga ano yun eh, mga shepherds, farmers. Kaya nga ang weapon nila is slingshots, bow and arrows, no? So natatandaan yun na just na pinag-aralan natin, si Shamgar ang nakapatay ng 600 Philistines na gamit lang ipantaboy ng baka. Ibig sabihin dito, hindi naman talaga sila ang makikipag-away. Ang Panginoon ang makikipag-away, no? So it's not about the number, it's not about the weapon, kundi yung pagtitiwala nila sa Panginoon. So ang gusto ko, ang second point na gusto ko ditong isa pa pala yung nakita natin, nabanggit mo Brother RJ, yung ang meron lang sword ay si Saul and si Jonathan. Nagpapakita talaga to na napaka-pangit ng parang itsura, no? Mga Israelites. Saka nakakita yung dahil wala namang sword makikipaglaban, tapos yung the rest of the troops wala na, no? So it's a very ugly picture, no? In a war. So imagine mo pag dalawang kampo, tapos ganun ang itsura, di ba? Ang second point is about the offering of Saul. No, nabanggit mo din yan, Brother RJ, no, nabasa ni Sister Liz na yung burnt offering, hindi nga nakapaghintay nga si Saul. So dapat si Samuel ang gagawa nun. No? After 7 days, dapat nandoon siya. Pero hindi dumating. So pinapakita dito na napaka-impatient talaga ni Saul. No? And alalahanin natin ang offering, yung burnt offering, di ba? Marami yan during Moses time na this is a very solemn, very important scenario, no? Na mag-aalay ka. Hindi yan basta nag-aalay lang. Sa pag-iisip kasi ni Saul, at least nagawa ko na nakapag-alay ako, no? But the Lord requiring people na mag-aalay na you have to search your hearts and repent from your sin. Yun ang requirement ng Panginoon. Search your heart. Repent from your sin. Yun yung sabay ng pag-alay mo para mapakinggan ng Panginoon ano yung kahilingan mo at ma-deliver ka sa Panginoon mo. So dumating sa point na actually, God is a very merciful God. Pinakita pa rin niya na He still cared for this group, no? Itong 3,000 na tuwid sa Saul. Kasi napunta sila sa isang close place. So naalala niyo yung Pihahirot nung tatawid na yung mga si Moses tsaka yung mga Israelites from Egypt. Di ba yung Pihahirot, yung it's a trap sa gilid nila yung mga bulubundukin, eh hindi naman sila pwedeng doon tumakbo doon. Sa harapan nila is yung Dead Sea, sa likod nila yung chariots, no? So it's like a close place. So kasi nakalagay dito advantage na yung Philistines, eh kumbaga sa art of war advantage na sila, wala na silang magagawa, nakukuha na, trap na sila. But actually that is the safest place. Yun yung chance ng Panginoon sa kanila na baka naman, na mag-asa pa ang Panginoon eh, baka naman mag-convict pa itong mga ito at magsisi. Di ba? Kasi ilang araw sila doon, di ba? So baka naman magsisi pa sila at maalala nila ako. Hindi na nila ako naalala. So it's a safe place na as if it's a trap, but actually it's a safe place. Kaya anong response ni Moses nung natrap na sila doon? No? Sabi niya sa Exodus chapter 14 verses 13 to 14, sabi niya, "Do not be afraid. Stand firm and see the salvation of God. The Lord will fight for you." Ano yung si Saul? Anong response si Saul? Which is very contrast, no? Ang response si Saul ay
akin na nga yung mga offering na yan para pakinggan tayo ng Panginoon. Bigay niyo sa akin, ako na, dahil wala pa si Samuel, ako na mag-aalay niyan. Diba? So makita mo, very impatient, no? At gusto ko yung comment doon sa Prophets and Prophets about the character of Saul. Kasi lumaki siya sa kabataan niya, hindi kasi siya lumaki na may takot sa Panginoon. Kahit alam niya yung kwento. Alam niya yung kwento ng deliverance ng mga Israelites sa mga Egyptian. Alam niya yung kwento na Eli's sons, nung nanako yung Ark of the Covenant, alam niya yun eh. Alam ni Saul yun. Pero binaliwala lahat ngayon at yung pagiging impatient niya, yun yung pinairal niya. So, pinapakita lang dito na yung kabataan niya, hindi siya lumaki na naglilingkod sa Panginoon. At napaka-importante nito, lalo sa ating mga anak, sa mga ating kapatid, o kung sino man nakakabata. Bata pa lang ay palakihin yung mitakot sa Panginoon. Kung halimbawang lumaki man siya at nagliwaliw man siya, nawala siya sa church, babalik at babalik yan kasi tinaniman yun ng mga salita ng Panginoon. Ang nangyari kay Saul kasi, hindi siya lumaki mitakot sa Panginoon. Kaya umiral pa rin yung kanyang pagiging impatient. No? So natutunan ko dito, huwag kang impulsive, very impulsive siya. He has his character. No? Tapos, nagre-relay siya sa judgment of men. Kasi nakita niya yung mga soldiers niya eh. Naku, magre-reklamo na itong mga ito. Kailangan, may gawin na ako. Yun yung ano niya eh. So instead of saying, do not be afraid, stand firm, and see the salvation of God. Dapat nagtiwala. Yun lang ay hinahantay ng Panginoon doon sa close place na yun. Sa trap place na yun. Kasi kung totoo, pwede na silang sugurin eh. Advantage na yung Philistines. Kung titingnan mo yung art of war, no? Kung titingnan mo yung talagang scenario. And isa pang point, no? Pangatlong point, yung sinabi ni Samuel na, what have you done? What have you done? Kasi na nga nag-offer na ng burnt offering. Siya. Hindi talaga niya duty yun eh. Particular ang Panginoon dyan dahil ang gustong ang gumawa niya na yung mga priest. At this point, si Samuel talaga ang may responsibility. So, what have you done? It also parallels sa kwento ni Adam and Eve nung nagkasala sila nung kinain niya yung prutas. Sabi ng Panginoon, what have you done? It also parallels with the kwento na ni Cain nung pinatay niya si Abel. Ang sabi ng Panginoon, what have you done? Si Jonah, panahon ni Jonah, no? Sinabihan niya, what have you done? So itong what have you done is nagpapakita sa sinabi ni Samuel, ikaw ay isang foolish. Ano ba sa Tagalog 'yon nung nabasa natin kanina, parang mangmang, kamangmangan. Ayan. Yung context ng kamangmangan dito or foolish is ibig sabihin hindi sila nagtiwala sa Panginoon. 'Yun ang context ng foolishness dito. So bakit hindi ka nagtiwala sa Panginoon? 'Yun yung point ni Samuel. So pinapakita lang dito na si Saul hindi niya kinip ang commandment ng Panginoon. So actually ang nakita ko dito even before pa yung kwento natin no, nag-aaral tayo from Moses time hanggang Judges hanggang Ruth no, makita mo yung cycle na ng sin, suffering, then supplication and then salvation. Paikot-ikot lang yan. Magkakasala sila, magsasuffer sila, mananaghoy sila, tapos isisave sila. Ganun lang ang sayo. Napakamawain ng Panginoon. No? So, ang natutunan ko dito, unang-una, pag natrap na tayo sa isang lugar na parang wala na bang solusyon sa ating problema, yung parang talagang, Lord, anong gagawin ko? Huwag kang mag-impulsive. Wag mong din pakinggan ang judgment ng ibang tao. Pakinggan mo, hanggang mo ng Panginoon. See the salvation of God. The Lord will help you. Yun ang sabi ni Moses noon eh, nung papatawid na sila sa Dead Sea.
So, pinapakitaan lesson ko mga kabuto, dependence to God and strict obedience to His commandment. May strict talaga eh. Particular kasi ang Panginoon eh. Kung tutusin, ano ni Samuel eh, ay ni Saul, ang kanya mentality, at least nagawa ko yung offering. Pero hindi. Naisip ko lang po, Ma'am Jen. Ano eh, pwede namang nag-pray na lang muna siya, no? Hindi na lang siya nag-offering, di ba? Hindi nga siya nag-pray lang sana. Kaso, ginawa niya pa yung, ano eh, yung hindi niya dapat gawin. Kung nag-pray lang sana siya habang naghihintay. So, very least, impulsive siya eh, actually. At marami tayong makikita pang mga kalokohan na ginawa niya sa mga next chapters, no? At excited din ako doon. Pero makikita mo dito, si Jonathan na anak niya ay may takot sa Panginoon. Si Samuel na may takot sa Panginoon, ang mga anak ang pasaway. So, hindi yun dahil may lahi ka na, it's about submitting yourselves and total dependence to God. Alam ni Jonathan ang kwento ng Israelites. Nakatanim yan sa kanya. At makikita natin ang role ni Jonathan pagdating na sa panahon ni David. Banggit mo din yan kanina. So, it's just about the lesson of humility and faith. Actually, yun ang aking reflection. Napakagandang chapter ito. Ayan. So, Sister Liz. Ayan, napakaganda, Ate Jen. Talagang mas luminaw. Ano po ang ating message ngayong umaga? Talaga pong, actually, ano po eh, kumbaga parang ugali talaga din natin yan minsan, Brother RJ, yung nangunguna. Parang lalo na pag, di ba, pag nasa posisyon tayo, lalo na pag meron tayong wisdom, may talino tayo, mga ganon, mga achievements, kung ano man yan. Kung minsan ay parang yung, kung ano yung nasa isip natin, ay pinangungunahan natin ang Panginoon. Kung minsan talagang ganon, may ganon talaga na nangunguna tayo na parang hindi natin hinihintay kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos. Ano po? So, alam nyo ba yung nangyari kay Saul? Actually talaga, sabi nga ni Ate Jen na talagang darating pa yung mga kwento ni Saul na talagang nangunguna talaga siya. Yung po ba, may mga ganon siyang kapalpakan na ginawa. Alam nyo po, parang ganon din yung ano eh. Actually yung ginawa po ni Saul na pag-offer, eh di ba ano rin yun? Nag-offer, ibig sabihin, meron siya sa puso niya rin na lumapit din sa Panginoon, nag-offer nga eh. Sinong i-offer? Hindi naman kay Baal. Sa Diyos naman, di ba? Sa Diyos naman. Kumbaga parang nandun naman sana yung kanyang motivation na tama naman mag-offer o maglalapit siya sa Panginoon, pero hindi nga lang sa tamang paraan. Hindi nga lang in a right time, katulad yung ginawa nga ni Cain. Diba? Si Cain, nag-offer din siya sa Diyos din, sa Diyos. Pero hindi nga lang yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi yun yung right, hindi yung tama. Yung mga Israelites, kinuha nila, diba, yung altar, kinuha nila yung Ark of the Covenant, para lang kasi natatalo na sila, kinuha nila, dinala nila doon sa lugar ng labanan, yung kahit... Kumbaga parang ibig sabihin, meron pa rin silang paniniwala sa sarili nila, natutulungan sila ng Panginoon. Nandun yung Panginoon, 'di ba? Nandun yung Panginoon. Pero hindi siya sa tamang process o hindi siya sa tamang pagtitiwala sa Panginoon. Ano po, hindi tama. So, itong si Saul, nanguna na siya. Actually, gusto rin talaga niya sanang lumapit sa Panginoon, mag-offer, mag-sacrifice, mag-ganon, pero hindi talaga sa right way. And, kumbaga parang yung impatience niya, siguro nga, tama nga yun, na pressure na siya, kasi sobrang dami. Sobrang dami nga naman ng kalaban. So, syempre, bilang isang hari, na pressure na siya. Medyo siguro, ano na niya na baka matalo sila, pero hindi niya naalala ba yung mga kwento na talagang doon pa nga, yung sa Israelites nga, di ba, yung sa Red Sea, wala naman silang weapon nun eh. Hindi nga mga sundalo yung mga yun, hindi nga sila sanay sa labanan. Pero bakit nagkaroon ng victory over sa mga Egyptians? Kasi ang Panginoon ang lalaban sa kanila, di ba? Ang Panginoon ang lalaban sa kanila. So kahit na wala silang mga weapons, kahit wala silang sibat o anuman spear o sword, wala silang ganun. Pero kahit na walang ganun, si David nga, isling lang, nanalo, di ba? So, ang ano dito ay talagang, ang gusto lang ng Panginoon i-ano dito, yung
yung pagtitiwala talaga natin sa Kanya. Kahit wala pa yung mga weapons na yan, kahit wala pang kung ano-anong na yan, sumunod tayo sa Kanya, kung anong kalooban niya, mananalo tayo sa mga laban. Kung ano man yung laban na yan, ay talagang ipapanalo tayo ng Panginoon. Pero ang nangyari nga kay Saul, dahil siya nga ang hari, dahil parang meron na siyang posisyon, siya nang sinusunod ng mga Israelites, ay mga ano, Israelita nga. So parang nagkaroon na rin ulit siya ng pride. Nagkaroon siya ng pride na, ang tagal naman ni Samuel. Ang tagal naman, hari naman ako eh. So okay lang yan na masusunod tayo. But hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang lesson lang nakita ko dito, na anuman, kumbaga, anuman ang ating narating, anuman ang ating posisyon, gaano man tayo katalino, huwag pa rin natin pangunahan ang Panginoon. Ano, sa mga ano natin, sa mga desisyon natin sa buhay, talaga pong pag nanguna tayo sa Panginoon, hindi yung kalooban niya ang ating ginawa, kundi nanguna tayo. O example ko na lang, ito maliit na ano lang to, pero malaki pa rin ang consequence ito pag nagkamali tayo sa pagpipili po ng magiging asawa natin. So pagpipili ng mga maraming mga akala natin maliliit na bagay lang, pero yung mga choices natin na minsan na pinangungunahan natin ang Panginoon ay kung minsan impatient na tayo, gusto na kasi natin mag-asawa eh. Gusto ko na ano eh, di kahit sino na lang. O ganun ba? Hindi natin hiniling sa Panginoon. Kung minsan, whatever will may come. O napipressure na kasi minsan eh, napipressure na. Kung minsan kasi pag diba medyo nasa edad na o ano, pinapipressure na ng mga kaibigan. O ba't ikaw hindi pa nag-asawa? Okay. Mga ganun. So minsan ay, kumbaga parang hindi na natin hinihintay kung ano yung kalooban ng Panginoon na ibigay sa atin. Kung minsan ay nagiging ano na rin tayo, nagiging impatient tayo. So may mga consequences. May mga hindi talaga rin magandang nangyayari sa mga ganon. Pero ang sabi nga natin sa mga nakaraan nating pinag-aaralan, still, ang Panginoon ay merciful. Ano po? At hindi pa rin tayo pababayaan. Ano man yung mga pagkakamali ng mga choices natin, mga impatience natin, ay nandyan pa rin siya. We have a forgiving God at talagang ini-straight pa rin niya yung ating mga failures, yung ating mga baliko na mga na decision ay ginagawan pa rin niya, tayo na tinutulungan pa rin niya na tayo ay mapunta pa rin sa straight na daanan. Yan. So, yun lang po, yung talagang nakita ko dito ay yung hindi talaga naghintay ang si Saul kung ano ang sa naghintay siya kung ano dapat niyang gawin. So parang ano po, no, yung delay, talagang pag nade-delay na, talagang doon ma-purify kung may faith ka ba talaga o wala. Kasi, tsaka yun yung chance mo na ma-convict ka na may Panginoon talaga. Tapos kaya may delay, tinitingnan ng Panginoon bago siya kubilos, ito ba'y magtitiwala sa akin? O yes. Yes. Kaya nga sabi ni Sister Risa, beware, wag epal at intrimitida. Sabi ni Sister Larissa Santos kasi nagiging impatient nga tayo eh. Tapos basta na lang tayo kikilos ng susolusyonan natin ang ano, na hindi sa kalooban ng Panginoon. Kaya kumbaga yun ang natutunan ko sa ngayon, aking tawag ko ay sabbatical moment. Yung naghihintay lang ako, actually Sister Liz, ito yung aking mga moment na paghihintay. Kasi ako yung tipong ayokong walang ginagawa. Pero talaga, hindi talaga ako binigyan ng Panginoon na huwag ka munang gumawa ng kung ano. This is your moment with me. So the delay is actually a chance for you to have a conviction and turn your hearts to God. Baka kasi, you have to search your heart, sabi nga. But search your heart and repent from your sins. Amen. So, kaya ang ganda po, no? So, pag may faith, naghihintay kahit may delay. At nag-forward pag sinabi ng Panginoon. Kaya, ano po eh? Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ba ngayon ay outnumbered? Sa ating karanasan ngayon? Tayo po ba ay parang napalagay mo, wala akong solusyon na sa problema ko? Wala na, dead end na to? Parang ito yung isa ding straight message, Kuya Chuck, yan, no? Are you now in your dead ends? You cannot find any solution to your problem anymore. So, ito yung isa sa mga common motif ng Bible. You will see it again and again. That our necessities is our recommendation to God. At yun yung, kung mas matindi yung necessity mo, ibig sabihin, God is preparing the stage. He wants to show you how great He is. So, how great He is.
So it's an opportunity for faith. Our necessities is an opportunity for faith. So kaya Chuck. Ayan, si Brother Chuck. Good morning po. And I'm really happy na makasabay po at least si Ate Jen. No? Ate Jen, praise God. Amen. Amen. Po rin po ang Panginoon. And of course, si Pastor RJ and Ate Lee. To be honest, there seems to be a lot of problem with the word delay. And with this chapter po, we will see that the bone of contention, the crux of the matter, ika nga sa English, at least, is nagkaroon ng delay sa pagdating ni Samuel. And sa history po ng Bible, ang human nature po is hindi ho maganda ang record when there is a delay. Have you noticed, at least, nung na-delay si Moses na bumaba for 40 days, ang ginawa po ng bayan ng Israel sa Exodus chapter 32 is they had an apostasy. Sumamba po sila sa golden calf is because of delay. Di po ba? So, ang word po na delay, minsan ginagamit natin sa Diyos, sa human perspective. But to be honest, pag gagamitin po ng Diyos ang word na delay, ang tawag na dyan is God's perfect timing. Sabi nga po sa Desire of Ages, the Lord's plans knows no haste nor delay. Ang mga plano ng Diyos ay walang pagkakaantala at walang pagmamadali. Ika nga po mga kapatid, eksaktong-eksakto sa panahon, sa kahandaan ng tao at sa lahat ng bagay, ibibigay ng Diyos ang kalooban niya sa kanyang right timing. Kaya nga po, napansin niyo po, Ate Liz, Ate Jen, sa story po ng Desire of Ages, when you type the word delay, I think 11 or 15 or 13 lamang po ang lalabas na story. And you will see bakit ang Panginoon, it seems, nagde-delay. It's because of two things and two story. Naalala niyo po ba mga kapatid nung si Mary Magdalene po ay nahuli po o sinet up po siya at dinala po siya sa harap ni Jesus. Tapos Ate Jen, hindi si Jesus nagre-react. Ang words sa Desire of Ages, yung mga tao na nagdala sa kanya were impatient for the delay of his answer. Now the great question is, bakit ang Panginoon dinelay niya yung sagot niya sa paratang nila kay Mary Magdalene? Ang ganda ng word doon. Kaya pala ng Panginoon dinilay ang sagot niya is because unti-unti, dahan-dahan, sinulat niya yung mga kasalanan nung lahat ng nagsusumplong isa-isa sa buhangin. What does this mean? Delays are allowed by the Lord in order for us to show clearly our sin and our standing. Diba Ate Jen, minsan pagka-delayed, sa traffic na lang, lumalabas na agad ang ugali natin. Di ba po, at least kami mga lalaki, pag na-delay yung luto po ng asawa po namin, tapos gutom, tapos yung ganito po namin, tapos gutom, di ba po, lumalabas na po yung ugali po natin. Kailan lamang po sa traffic sa Startol o sa SLEX o sa NLEX, eh, ang dami pong mga parokyano. Ay, grabe, init ng ulo Ate Jen. Why? Because ang delay, nagpapalabas siya ng tunay na ugali ng tao. Amen. Minsan, Ate Jen, sinisisi natin si Saul. Ah, hindi siya sumunod sa Diyos. Diba, Ate Liz, ganyan tayo. Mm-hmm. But take note, brothers and sisters, Samuel has been delayed for 7 days. Hindi ganun kadali mag-intay ng 7 days na nandun ka lang sa Gilgal o kung saan man yan. Mm-hmm. Eh tayo, Ate Jen, 30 minutes lang, 15 minutes lang, may na-delay sa appointment, galit na tayo. But brothers and sisters, the Lord allows delay in order for us na makita natin kung tayo baga ay talagang sumusunod sa kanyang kautusan. Mm-hmm. Second story, naalala niyo po yung kay Lazarus. Mm-hmm. Okay, nabasa niyo po yon sa chapter po ng Desire of Ages. Ang word po doon, purposely, dinelay ni Jesus ang pagpunta kay Lazarus. Nice story. Alam mo, ang ganda nito mga kapatid kasi it will be applicable in our life. Why? Ang sabi doon, 4 days, hindi si Jesus pumunta kay Lazarus. 4 days. Ito ho yung word, Ate Jenna. For 4 days, hindi siya pumunta, inalaw niyang mamatay si Lazarus at halos mabulok na. Mm-hmm. Kung titignan niyo po sa human perspective, parang si Jesus, pababayaang mamatay at mabulok si Lazarus.
Pero alam niyo po, Ate Liz, ang ganda ng sagot doon. Kaya pala dinili ni Jesus ang punta niya to prepare Lazarus for the last crowning act of his miracle. Mm-hmm. Amen? Kaya pala ho may delay ang Panginoon. It's as if, kasi bakit? Hinahanda ka niya sa isang napakalaking blessing na yun yung perfect timing kung hindi niya itidelay. Mm-hmm. So what does this mean, brothers and sisters? Para po sa atin, ito'y delay, but in the eyes of God, it is His perfect timing to show our sin and to prepare us for His greatest blessing. Ate Jen, Ate Liz, dami po salamat. Good morning. Kuya Chuck, tsaka ang ano, ang delay po pa, ang para sa akin lang, ang delay sa Panginoon ay laging positive. Diba? Laging positive. Alam niyo po kaya hindi pa dumarating ang Panginoon. Kaya parang natatagalan, nadidelay ang pagdating ng ating Panginoon kasi gusto niya na mas marami pa ang makakilala sa Kanya at makasama sa langit. So, nagkakaroon ng delay. Bagamat minsan may mga tao talaga na ang tagal naman dumating ng Panginoon. Nung lolo ko pa, ganito na, nag-backslide na nga lang, kakahintay. So, sobrang tagal-tagal na. Pero sa Panginoon, ang delay talaga is a blessing. At yun talaga ay maganda, best para sa ating lahat. So, sa atin, parang negative sa atin, kasi dahil nga sa ating mga ugali, di ba? Yung parang impatience natin. Basta mga delay, kahit 10 minutes nga lang tayo naghintay, sobrang galit na talaga tayo. So, ganun talaga tayo, napaka-impatient natin. Mm-hmm. Pero ang Panginoon ay talagang meron siyang laging blessing sa mga delays. Blessing at talagang ibibigay na pinaka-best para sa atin. Praise God. Gusto kong mag-share bago ko umalis kasi kami ay prayer meeting kasi ang tawag dito sa midweek dyan. Okay? Nung sinabi kong midweek, hindi na maintindihan. So, it's a prayer meeting here. But anyway, talking about the perfect timing of God before I go, no? Nalala ko nung kami ay pumunta dito, ang pag-asa namin ay yung aming student visa ay mag-grant when we... Kasi we came on March 2021. So, baka ang understanding namin ilang buwan lang. So, August ang start ng Andrews University, no? However, kasi nga pandemic, na-delay kami. It took us like 9 months to get the student visa. At yung 9 months na yun, parang tagal sa amin. Kasi syempre, ang gusto pa namin ay sa Andrews. Tapos nung sinabihan pa kami ng lawyer, hindi kayo pwede sa Andrews kasi nga mayroong mga technicalities doon sa papers, no? Nag-inquire kasi kami nasa Philippines pa. So hindi pala pwedeng gamitin yung application sa Andrews. So naisip namin, lalong madidelay yung Andrews University namin. So pumunta kami sa California State University doon, nag-inquire. So ang course ni Ian ay related na lang doon sa kanyang computer science. So MBA in cybersecurity kasi mas ma-approve daw yun, no? Nung na-approve kami, ready na kami to go to California State University for cybersecurity course. So sabi namin, sige, magtrabaho na lang muna tayo cybersecurity kasi malaki ang sweldo ng cybersecurity dito. Saka tayo pag-ipunan natin, saka tayo pumunta ng Andrews. Kasi sabi ni Ian, ang puso ko talaga na sa Andrews. Ito, dadaanan lang natin itong divine delays na ito. Pero ang atin pa rin destination ay Andrews. Pero nung nakita ng Panginoon talaga, yung puso talaga, lalo ni Brother Ian, yung after the approval, tinanong namin ng lawyer, sabi ko, tanungin mo nga, baka pwedeng mag-change ng school since it's approved, no? Sabi ng abogado, yes, you can change the school. Basta pumayag yung school. So, tinawagan namin ng California State University at kung pwedeng lumipat muna kami sa Andrews, pumayag sila. So, yung delay na 1 year, dapat, so kina-count namin, dapat ang graduation ni Brother Ian ganitong year, no? So, na-delay na kami ng isang taon. So, instead na nasa Andrews na kami, nakatapos na siya ng isang taon. Eh, kasi ang course niya is about like 2.5 years or 3 years yung kanyang master's. Pero nung nandun na kami sa Andrews, sabi ko, naku, lalong delayed tayo sa ating pag-aaral dahil mag-iintay pa ulit tayo na another 3 years. So, parang umabot ng 4 years, no? Talking about perfect timing of God, after a year, na-hire naman si Ian.
hindi pa tapos sa kanyang program, eh na-hire ng Michigan Conference sa sobrang kailangan ng pastor dito. Lalo na dito sa Michigan. At gusto namin ng Michigan kasi talagang we like the culture in Michigan kasi talagang dito ang birthplace ng Adventism. Nakita namin na preserve talaga yung teaching, no, ng pagturo, no, ng ating church. So napakasaya namin na parang niisip namin parang delay, no, pero perfect timing pa rin. So parang minsan nagiging impatient tayo, Lord, bakit anong ilang taon na kami bago kami mapunta sa field, nasa 40s na kami eh. So parang paano to, medyo ano na, almost 20 years si Brother Ian sa ano, sa kanyang corporate world. Tapos gusto nga namin at this year ay ma-hire na nga siya, matapos na siya sa pag-aaral niya. Pero imagine, yung delay namin na 1 year na yon ay talagang perfect timing pa rin ng Panginoon na mapunta kami sa field na on a perfect time din. So, praise God. Ang itinuro lang talaga sa amin is be patient, not impulsive, and then total dependence talaga at magtiwala lang talaga sa kanyang plano. So wag tayo magmadali sa mga bagay-bagay at lagi nating tandaan na God is in control. Marami pang challenges pero lagi nating alalahanin na ang Panginoon ang kumikilos. It's not about the weapons, it's not about the number of troops. It's Him who will do the work for us. Amen. So I have to go. May prayer meeting po kami. Thank you, Brother Chap and Sister Liz and also Brother RJ. Ayan. Kaya po ay bumasa ng mga comments. Kaya tsak naalala ko lang din yung disappointment, yung great disappointment. So, and it was well explained by the Spirit of Prophecy kung bakit isa sa mga purpose ng disappointment. Kasi may mga taong nag-join sa, naghintay pagbalik ni Jesus, pero hindi talaga sila converted. Parang nadala lang sila sa, yung iba takot, yung iba ay, parang nadala sila sa, it was a movement kasi, yung darating na si Jesus. So, yung great disappointment, kaya yung biglang nag-backslide, yung iba nag-alisan sila, natira talaga yung mga genuine. So sometimes delays really reveals our character so that God would purify us. So kaya pag nagreklamo ka na, yun yung pinapakita ng yun ikaw para gusto kang baguhin ng Panginoon. Kaya minsan yung delay lalo talagang ipapakita yung ikaw talaga para mabago ka ng Panginoon, and then that's the blessing. Praise God. Amen. Basa po tayo. Basa tayo ng comment. Ang dami nagko-comment. Simula tayo sa ito po, kay Ma'am Lace, pakibasa po ng comment po ni Ma'am Joanne. Okay, sabi ni Sister Joanne, amen Sis Jen and Brother Chuck, doon sa ating hindi sanay na walang ginagawa, may time pala na inaalaw ni Lord yung delays to test and build our character. And amen. Amen. ito pa, si Ma'am Joanne ulit. Kaya Chuck, ito po, Ma'am Joanne, good morning. Ang sabi niya po, dito sa LC, natutunan yung delays are God's appointment. Wow, tested and proven. Alam niyo po, Kuya RJ, Ate Liz, dito po sa bundok, kasi tagmanga po ngayon. Alam niyo po, Ate Liz, summer, tagmanga po ngayon. So, ang sarap ng mangga, Ate Liz. Nakaka-diabetes lang pag sobra. But what we noticed, pag kumuha ka po ng mangga at kinuha niyo po siya kung kailan green pa po siya, kinakailangan mo siyang ikalburo. Alam niyo po yung kalburo, yung puti pong powder, para ma-hasten yung kanyang maturity. Alam mo, Kuya RJ, kahit gaano kaganda ang lahi ng puno mo, pag kinalburo mo yung mangga, pag binuksan mo, hindi siya ganun kasarap compared sa hinog sa puno. What does this mean, Ate Lates? There are many things in the cycle of nature na pag minadali mo yung purpose ng Panginoon,
makukuha mo nga, pero mapait, maasim, matigas. Imagine mo niyo po, Ate Liz, sinasacrifice natin yung konting panahon ng paghihintay, pero ang kapalit, matigas, maasim, mapait, kung sa gulay. Pero kung tayo ay magkakaroon po ng konting extension pa, Kuya RJ, konting stretch pa ng rubber band, makikita po natin, it is worth waiting. It is worth for the sacrifice para sa maliit na portion ng pag-aantay. Ang sabi nga po sa Ecclesiastes, Ate Liz, a wise man knoweth time and judgment. Hindi katunay na makakapamili ng tama anumang bagay sa buhay na ito kung hindi ka mag-aayon sa tamang panahon. Kaya nga po, napansin niyo Kuya RJ C. Solomon, nagsulat siya ng isang buong chapter sa Ecclesiastes 3 para i-reiterate niya at i-emphasize niya yung importance ng time. Diba, Ate Liz, ang sabi diyan, a time to be born, a time to die, a time to ganyan-ganyan. Lahat ng bagay under heaven, ang sabi niya, there is purpose and time. Why? Ang conclusion niya, Kuya RJ, because God made everything beautiful in its time. Ilan po. Salamat po. Naisip ko rin, Kuya Chuck, minsan kasi may mga nainip. Bakit kasi hindi pinatay agad si Satan? Bakit kasi hinayaan ng Panginoon na mag-exist yung evil? Sobrang tagal na, di ba? Pero yun pala, as you would understand, God allows it to mature. He is waiting for the right time kasi He wants to end it once and for all. Kasi kailangan makita natin yung resulta ng kasalanan, yung ginawa nitong cruelty sa atin, cruelty sa Diyos, cruelty sa bawat isa, so that it will never come up again. Kaya napakaganda, God will, yung delay talaga, I mean yung, ang sabi ni Kuya Chuck, God's perfect time. Sa atin, delay, pero sa Diyos, God's perfect time. Napakabuti po. Okay, let's keep on reading po, ano? Ang dami. Pili po kayo ng gusto niyo pong masahin, i-highlight ko lang. Si Doc Buhia po, Ma'am Liz, makibasa po. Sige lang, iyan naman lang. Okay, sister ay kay Doc, Mercy. Amen, Sis Jen, delays teach us to be patient and wait for God's timing rather than rushing ahead or becoming discouraged. Patience is a virtue that strengthens our character and faith. God's timing is perfect. Sometimes delays lead to unexpected blessings or divine appointments that we wouldn't have experienced if things had gone according to our plans. God can use delays to redirect our path and open doors we never anticipated. Actually, Brother RJ, Kuya Chuck, kaya siguro na sasabi nating delay kasi impatient nga tayo. 'Di ba? Impatient tayo na kumbaga parang sa Panginoon napaka-konting time lang 'yun eh actually. Pero sa atin dahil sa impatience natin, kaya nasasabi nating delay 'yun. Delay. Yes. True, kasi sabi ang isang taon sa Panginoon, 1,000 taon na sa atin. So, yung 7 days natin, ilang segundo lang kaya sa Panginoon. Ano ba 'yan? Ilang segundo lang ako na late sa atin? 7 days na yung kaysa all. Pero sa Panginoon, ilang segundo lang yung kasi 1,000 niya, 1,000 taon. 1,000 taon sa kanya, 1,000 taon na sa atin. So, kaya... Isang araw. Ang alam ko, one day. Oh yeah, isang araw lang pala. Oo. Yeah, one day is 1,000 years sa Panginoon. So yung 7 days ni Samuel, ilang segundo lang yun. So ganun tayo ka-impatient. Ano po. Praise God. Ito pa si Brother John Paul, maganda ang kanyang perspective, sabi niya about sa second coming. Sabi po niya, in mercy to the world, Jesus delays his coming, that sinners may hear the warning and find shelter before the wrath shall be poured out. Yeah, amen. The delay is also God's perfect timing. Kuya Chuck, pakibasa po ng comment ni Sir Hilary Solis. Good morning po, Sir Hilary. Ang sabi po ni Sir Hilary, 7 years po akong naghintay sa promotion ko. Ang haba nun, Ate Liz. Ang daming nangyari na delay, may disappointments. Pero hindi po ako tumigil sa pagpipray dahil alam kong in God's perfect time, ibibigay niya yun sa akin. At last year, na-promote na po ako. Hindi lang step 1. Wow!
kung hindi step 2. Amen. Amen po, sir. Amen. Yung kay Brother Joan. Sige po. Si Kuya Herman. Oh, yun, nasa taas-taas ng konti nun. Buwan ng taas, no? Okay, ayan. Sige po. Ayan, sabi ko na kay Kuya Herman, kay Brother Herman. Sabi niya, mas dapat nga tayo magalak sa pinahihintulot na delay ng ating Panginoon upang makita natin ang ating maling balak at upang lalo tayong tumibay sa pagtitiwala sa Panginoon. Praise God. Ma'am Joanne, sabi ni Ma'am Joanne, amen, Brother Chuck, yung manggang kalburo pala yung man-made solution. Yeah, ano po, tama na. So kaya iba pala yung antayin ng yung tamang paghinog, yun na yung tamang God-made solution in His time. Sige, basa po tayo siguro ng tag-iisa pa, and then our final take. Kuya Chuck, Auntie Mara, pakibasa po. Auntie Mara, good morning. Sabi po niya, amen. Praise God po sa wonderful study today kung bakit tinutulutan ni God ang mga delays sa mga bagay-bagay at sitwasyon po. Thank you, Lord, sa pagpapaunawa po sa amin. Salamat po, Ate Mara. Regards po sa inyong anak at inyong mother. Brother RJ, itong kay Sister Riza Santos. Gusto kong basahin. Sige po. Mag-final take muna. Hindi. Sige po, basahin niyo po and then we'll, after reading the final take po natin. Sige po. Yan. Ayan, sabi ni Clarissa Santos, one of the most difficult times to trust God is when you feel your resources slipping away. When Saul felt that time was running out, he became impatient with God's timing, thinking that the act of offering the sacrifice was all he needed. He moved ahead without Samuel, but he confused the sacrifice itself with the God to whom he was making the sacrifice. When faced with difficult decision, don't allow impatience to drive you to disobey God. When you know what God wants, follow His plan. Amen. Praise God. So, basa pa. Ito po kay Tatay Judy. Amen po. Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala at tumikha. At magpatuloy lang sa paggawa ng mabuti at maghintay ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. So, sarap basahin lahat ng comments, no? Talagang ang dami nagko-comment, praise God, so hindi namin mabasa lahat. Pero lahat po yan ay nababasa ng Panginoon. And salamat po sa inyong active participation. Sige po, I'll do my final take. So yung Kuya Chaka, natama. Sino ba sa atin ang hindi naging impatient during the delay? So, and that's one of the benefits kasi the more the delay is, the more you begin to see your true self. Na you are impatient, you are doubting God's promises. So, but then, together with that revelation, kasi crisis reveals character kasi po, diba? So, minsan kasi, we don't know our character. Nakakala natin we have so much faith. Ah, kaya ko yan. Magtitiwala talaga ko sa Panginoon. I really trust God whatever happens. Pero when the reality comes, the reality is revealed. So, yung realidad na, but that's the opportunity to come face to face with your doubts, with your doubtful heart and with your faithless character. And then that's the time that God can give you faith. And so during the delay, God will give you faith. And then at doon naman sa mga may pananampalataya, nare-reveal na mayroon ka talagang pananampalataya. So, but it can be both a blessing. It affirms your faith or it may give you faith. Yan. So, yung mga may faith, it affirms your faith. But if the delay reveals that you don't have faith, God is giving you opportunity to believe during the delay. So, it's really a blessing. Ano po? So, praise God. So, our delays or the seemingly delays are God's best timing or God's time with us. Kaya mga kapatid, and if yun din po mga kakulangan natin ng resources, kakulangan natin kapasidad, kakulangan natin ng weapon, kakulangan natin ng kakampi, all these necessities are God's opportunities. Kaya nga sa kaligtasan, Kuya Chuck, the more you understand you cannot save yourself, the more you will cling to the cross alone.
Diba? Yun yung beauty nun. The more you see na, oh, wala talaga pala akong righteousness. Wala pala talaga akong kabutihan. Wala pala talaga akong pag-ibig. Yung pag-ibig ko pala ay hindi ko kayang, hindi pwedeng ikumpara sa pag-ibig ni Jesus. Yung pag-ibig ko may halo talagang selfishness. Yung humility ko may halo talagang pretense. Pero the only perfect humility is the humility of Christ, the righteousness of Christ. So the more you understand, you don't have, kaya blessed are the poor, di ba? Kaya blessed are the poor in spirit. So the more you understand you don't have righteousness, then the more you cling on the cross becomes clearer to you, and the more you rejoice on the righteousness that is provided through Christ. Po. Kaya sana po, ngayong umaga, may in my final takeaway, lalo nakita natin na God is bigger than our necessities, and that God always have the best timing. So sana patuloy tayong ma-usher sa pananampalataya sa ating Panginoon. Okay. Nice, and then Kuya Chuck will do the final take. So sa final take ko, ano kaya Brother Chuck or Brother RJ, ano kaya kung halimbawa baliktad ang nangyari, ano? Halimbawa talagang naging patient talaga si ano si King Saul at talagang hinintay niya kung ano ang sabi ng Panginoon na gagawin nila. Talagang magiging baliktad din ang nangyari, ano, sa kwento. Siguro naging talagang victorious sila. Victory talaga ang kanilang na-achieve that time. Pero yun nga, ang dahil nga sa impatience niya ay iba ang naging yun naging negative ang naging result ng mga nangyari sa buhay nila doon. So ito po ay na-learn natin yung lesson today na talaga pong kung mangunguna talaga tayo sa Panginoon ay talagang hindi rin po mangyayari yung talagang best para sa atin. Ang minsan, ang tanong kasi Brother Chuck, minsan, paano naman namin malalaman kung talagang ito na yung kalooban ng Panginoon o hindi pa? Diba? Kung minsan ganun talaga, marami, paano naman natin malalaman na ito na pala yung answered prayer o hindi pa pala o ano nga ganto-ganto? So, napakarami po nating pwedeng ano, ang unang-una dyan ay read the Bible. Ano po, magbasa tayo ng salita ng Panginoon kasi yun po yung way na kinakausap tayo ng Panginoon. Yun po yung salita niya na talagang malalaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin. So, wag nating i-neglect ang ating mga Bibles na talagang yun po ang binigay ng Panginoon sa atin ng ngayong araw na to. Ay, ng araw na to, kapanahunan natin, ito po ang nagsasalita sa atin. Ano po, syempre, through the guidance of the Holy Spirit. Para malaman po natin kung tayo po pala ay nangunguna sa kalooban ng Panginoon o nasa tamang desisyon dahil tayo po ay sinasabihan o talagang, ang banal na spirito naman po talaga ang nagpapaunawa eh. Tuwing tayo po ay nagbabasa ng banal na salita, ang banal na spirito ang nagsasalita sa atin. Ano po, talagang tayo lang po ay maging faithful sa ating pong pag-aaral ng banal na salita. So gusto ko po ito iiwan na sabi dito, God's delays are not God's denials, but sometimes God's delays are designed for your protection and for the best for us, no, para sa ating best. So yung lesson natin ngayon ay napakaganda na talaga pong ang Panginoon ay merong perfect timing sa lahat ng bagay sa ating buhay. Amen. Actually, I'm really surprised sa sinabi po ni Ate Liz. Ano, Kuya RJ, I thank the Holy Spirit kasi kung meron akong Bible verse na babasahin, eksakto yung sinabi ni Ate Liz na, ang sabi niya, o paano nga natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Yun yung word niyo po, Ate Liz. Eh. I'm really surprised na sinabi niyo po yun kasi itong Bible verse na to, yung eksaktong sagot. No? If you will open your Bible sa Romans chapter 12, verse 2, ang ganda na sabi dito, Kuya RJ, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Ang ganda na sabi, no, Ate Liz, huwag daw tayo maging ayon sa mundo. Kasi Kuya RJ, ang mundo laging gusto instant. Napansin niyo yun, Ate Liz? Sa noodles na lang, instant. Sa manok na lang, from 75 days, 45 days na lang. Sa negosyo na lang, Kuya RJ, dati, bago ka maging magkaroon ng malaking negosyo, ang hirap-hirap. Ngayon, Ate Liz, magpo-post ka lang, pwede ka maging instant millionaire. Pero bukas, pwede ka rin maging instant na humirap. Have you noticed, anumang bagay na minadali, sa relationship man, sa negosyo man, at kahit sa spiritual life, at kahit sa health, Ate Liz, anumang minadali, hindi tumatagal at hindi ganun katibay. Yan, sabi ng Panginoon,
baguhin mo ang ano raw, but be transformed by the renewing of your mind. Nabasa niyo po yan sa Philippians chapter 2, we have the mind of Christ. What is the mind of Christ? It is always waiting, watching, asking, and praying for the will of God. Minsan, Ate Liz, yan ang kulang sa atin. Eh, diba? Pag may sitwasyon, tatalon agad tayo para magbigay ng sarili nating, alam mo yan, Kuya RJ, ginawang plano at solusyon. No, may plan A ka. Pag hindi tumuloy sa plan A, may plan B ka, may plan C ka. And sadly, Ate Liz, naaalala lang natin ang Diyos pagpatapos na yung plan Z mo. No? Pero ano ba sabi ng Panginoon? Dito mo raw malalaman, mapuprove mo raw kung ano yung maganda, katanggap-tanggap, at sakdal na kalooban ng Diyos. Brothers and sisters, I hope and pray na maging katulad po tayo ng Panginoong Jesus. Wala siyang ginawang plano sa sarili niya. Wala siyang ginawang hakbang. Inaccept niya yon kahit it's as if may delay sa Gethsemane, sa cross of Calvary. Hinayaan niya yon at least. Kasi alam niya, at the end of the day, any disappointment will eventually lead to victory. Yun lamang po mga kapatid, marami pong salamat. Ate Liz, thank you. I'm happy nakasama po ng ayon ng inyong likod for 2 days. And of course, ang ating ever-supportive Kuya RJ. Good morning po, Kuya. Amen. Ma'am Liz, kayo, pwede po kayo ang mag-closing prayer po. General prayer na lang po siguro. Kasi meron ditong star prayer na isa. So pwede po siguro pakasama. Yung prayer ni Ma'am G. Aquino, ano po? Then, yung, ayun lang yung nakita ko kung ano. So, mga kapatid, bago po mag-pray si Ma'am Lace, patuloy po nating alalahanin ang sabi po ni Jesus. Kapag siya po ay ating itinataas, ay palalapitin niya ang mga tao sa kanya. Nawa, ito po ang karanasan natin ngayong umaga. Tayo po ay napalapit kay Jesus. Sana sa buong maghapon ay magpagamit din tayo para yung iba naman din po ay mapalapit din sa ating Panginoon. So, God bless po sa lahat. Please, closing prayer po. Ayan, tayo po'y manalangin mga kapatid. Maraming salamat po o Diyos sa inyo pong kabutihan sa bawat isa. Salamat Panginoon sa napakaganda pong pag-aaral namin pong napag-aralan ngayong umagang ito. Salamat Panginoon sa mga reminders na patuloy po kami magtiwala sa inyo at hindi po kami mangunguna sa mga desisyon sa aming buhay. Lagi po namin kayong uunahin Panginoon at kayo po ang aming pong unang-unang lalapitan sa lahat ng mga sitwasyon ng aming buhay. Panginoon, salamat po. Pinupuri po namin ang inyo pong pangalan. At itinataas ka po namin, Panginoon, napakadakila niyo po maibigin at maawain sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po na binibigyan niyo po kami patuloy ng buhay, ng kalakasan. Salamat po sa mga sa talino na binibigay niyo po sa amin. Salamat po na pinoprotektahan niyo po kami araw-araw. Ganun din po sa mga desisyon namin. Kayo po ang patuloy na nag-guide para sa amin. Panginoon, ngayon pong araw na ito, aming pumuli na kinukumit, aming pumuli na tinatagubilin ang aming mga buhay sa inyo. Ang mga nandito sa StreamYard, Panginoon, mga nakikinig ngayon, ang mga kasama ko po nananalangin anuman po ang sitwasyon nila. Anuman po, Panginoon, ang kanila pong ginagawa. Anuman po ang kahilingan ng kanilang mga puso. Anuman po, Panginoon, ang kanilang pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo. Anuman po ang kanila pong nais na mangyari sa kanila sa buong maghapon na ito. Panginoon, inyo po silang pakinggan. Hindi po namin ito batid, pero kayo po ay nakakabatid. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain niyo po sila. At inyo po, Panginoon, na ibigay kung anuman po ang mga pangangailangan nila, Panginoon. Maging financial man po ito, maging spiritual, Panginoon, social, mental, o kanila pong mga relationship sa bawat isa, Panginoon. Tugunin po ang nais ng kanilang mga puso. Marami po dito, Panginoon, na mayroong karamdaman ngayon. Inyo po silang hipuin na nagpapagaling na kamay. Inyo po silang dalawin, Panginoon. Yakapin sila, ibsan ang mga pains na nararamdaman nila. At sila po, Panginoon, ay gumaling at pagalingin niyo po sa
pamagitan po ng inyo pong mapagpapagaling at makapangyarihang kamay. Panginoon, ganun din po nilalapit po namin si Sister G. Aquino. Ang anuman po ang kanya pong kalagayan ngayon, ang kanya pong kalusugan, ang buong sambayan, sambahayan niya po, ay inyo pong patuloy na palulusugin, patuloy na pagagalingin sa mga karamdaman at patuloy na pagpapalain. Ang amin din pong mga kasamahan po sa StreamYard, lalong-lalo na po sa pangungunan ni Pastor Brian Tolentino, ang buong pamilya niya po ay patuloy niyo pong pagpapalain at bibigyan ng malakas na pangatawan. Si Brother Herman, si Brother RJ, si Brother Chuck, si Ate Shalom, sila Sister Jen, ang buong pamilya din po nila, Panginoon. At ang iba pa po mga kasama namin, sila Kuya Chris, kung sino man po, Panginoon, ang mga patuloy na nakakasama namin na naglilingkod sa inyo sa StreamYard na ito, ay patuloy pong pagpapalain, iingatan sa lahat ng mga gawain, at inyo po, Panginoon, natutulungan sa kanila rin pong mga pangangailangan araw-araw. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming panalangin, patawad po muli sa mga pagkukulang at pagkakasala. Itong samot dalangin sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you po. God bless.